Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 26, 2023 na kung saan sa ngayon po ay may dalawang klase ng salubungan ng mga hangin ang nakakapekto po ngayon dito sa ating bansa. Una na po dyan ang ITZZ o yung salubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere ang umiiral po sa silangang bahagi ng Mindanao at nakapanood po dyan ang cloud clusters na ating binabantayan na posibleng may mabuong LPA sa susunod po ng mga araw na magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. At meron po tayong shear line o linya kung saan naman nagtatagpo ang malamig na hanging amihan at mainit na easterlies na siya naman pong nakakaapekto sa silangan ng gitnang bahagi ng Luzon. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito po sa ating bansa hanggang sa matapos ang buwan na ito, pero nananatili na may isang banta ng bagyo na posibleng mabuo sa silangan ng ating bansa sa unang linggo ng susunod na buwan at ang development po nito ang patuloy po natin nababantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw dahil sa amihan ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Babuyan Islands, northeastern part ng Cagayan, at dahil naman sa shear line ay may mga isolated rains naman sa ilang bahagi ng Quezon at Aurora, at dahil naman sa mga localized thunderstorm ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng La Union, Benguet, Pangasinan, Northern Palawan, Oriental Mindoro, ilang bahagi ng Bacolod, Bohol, Southern Leyte, Surigao del Norte, Sarangani at Davao Oriental. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, ilang bahagi ng Iloilo, Bohol, Southern Leyte at Dinagat Islands. At mamayang hapon, mas mataas muli ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong parangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, wala po tayong nakataas na namang yellow warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!